natutuwa natin. Podcast Sports. Right hand, and now the crowd goes wild. Ready going for the kill right here. This is our co-main event for Combati 14. Parang di ako makaget over kasi ano eh. Nakita focus. Rin kami. Sabi nga ni Milan Melino, focus pao. By the way, nagpapabati yung friends natin from Sandman and Zip Sandman. Boss JC, regards dyan sa US. And good luck kay Marlon Tapales. Oh nga pala, nasa US na. Next week na ba? April 8th. Yeah, next week. Oh, next week. Next Sunday. Yeah, Marlon Tapales. But anyway, Benny Cañete, red and white, the blue. And the pink and light blue. And si Renoel Pael. Renoel Pael has been through tough wars recently. And of course, ito rin naman si Benny Cañete. Galing sa talo. Medyo delikado yung ginawa yes. nila. Too friendly. Okay, Ortiz. Yung nakita na Sir Paul. Okay, Sir Paul. Screenshot ako ng picture namin eh. So ayun nga si Benny Cañete is coming off of a loss courtesy of Silvio Ver. Canada Ver. I mean two prospects and you know I'm happy when that fight happened. Talaga pinalaban na nila, sinubukan na nila. Kasi both undefeated at that time. Yes. Benny Cañete looking back to go back on track. And I heard he wants a rematch and in order for him to get rematch he needs to win this one first. Matindi rin to si Paez. Good left hand from Benny. Isla del Fuego. Ganda lang pinapakita ni Benny, do you know the pinsan siya ni Mark? Magsayo? Yes, I know. Ah, talaga? Yan. Hindi ko yan alam ah. Yan. Now you know. Yan yung mga pakipagkwentuhan natin sa mga boxingero. Yes, so he's my stablemate in Alam ako. Yeah, of course. Yes. Si Mark. Pati si Benny. So, totoy pa si Benny noon. So, I think medyo nasaktan ng konti itong si ano. Ganda. Bati mo masakit nga. Ganda ng Malaysia. Si Pael. Masakit eh. You see the body language, correct, di ba? Correct. Good observation, Pao. Parang nakangiti, no? Parang medyo may ano eh. Minsan itatawa mo na lang talaga. Oo. Eh. Masakit wala yun. The bull ba naman yan eh. Ganda mag-set up si Benny. And first round pa lang to. So maganda na yung ano niya. Investment niya para later on. Yeah, that's testament to the power of Benny kasi pag first round pa lang kalaban mo eh umiinda na. Alam mo na. Again, we haven't seen a knockout outbreak. Yes. Wala right. Pa, no? Solid. Kaya pala walang knockout kasi kita yun ang naghahanap ng knockout. Oo, lahat naghahanap. Of course, syempre, if you're in the presence of legends, you would want to impress them. Yeah. Kaya minsan, to a fault kasi nangigigil ka masyado. Yeah. Thanks. Piling ni Milan na alala yung mga sinabi. Round number 2 na tayo. And this is the co-main event. And after this main event na, wala nang alisan. So just in case hindi pa po kayo naka-share, share, like, comment. And kung na-miss nyo, nakita na si Pao at saka si Casimero. At hindi pa po over si Pao. Medyo on a high pa siya. Tinisulyapan ko pa siya dyan. Anyway, balik ako sa trabaho. Pero di nyo nakita si Mark Veseles, ngiting tagumpay. Ayun! Chop, nilalaglag mo si Mark eh. Trabaho lang. Kasi wala. Kailangan naka-smile din lagi para makita sa camera. That's right. Baka sabihin na pipilitan siyang i-escort yung mga rounders. Here we go. Dos. Combati 14. This is round number 2. Cañete versus Pael. Ooh! Kadaugan sa Mactan. Ganda ng timing.
and very relaxed si Benny, no? Mm. Hindi siya gigil, hindi siya parang gustong mag-knockout agad. So that's very good sign. Yeah. Yeah, ganda ng pag-try ni Dr. G. Ganda ng focus ng ano, Omega sa kanya. And considering that si Doc G lang talaga nagte-train sa kanila lahat as far as yung mitts and yung strategy, yeah, diba? Meron naman silang conditioning trainer. Yes, yes. Si Dr. G talaga yung ano, sa boxing side. Nag-operate lahat kung anong gagawin. Kaya nga, Doc J, boxing tech. Yeah, boxing tech. Parang Loma din din, ha? Lomachenko. Yeah. High tech. High tech. Right away, Pael trying to get back here. Nag-jab siya sa taas at saka sa baba. Hip hook. Ganda ng reflex to. Daplis lang yun. Very sharp nga si Benny. Mas nakafocus eh. Good job. Parang, si Benny parang sobrang balbasarado ngayon, ano? Medyo parang si old ano? Man eh. Parang si Gerald. Parang mga artista na din yung mga fighter ng ano, Omega eh. I just wanted to say while we're watching this, ha. Ito minsan yung iba dinidisregard, but it's very important din yung grooming ng boxer, no? Kasi maraming mga tao na nanonood, nakikinig. Kita mo yung mga sikat na boksingero. Pa-performa. Yes. It's part of the showmanship kasi yes, at the end of the day, it's still entertainment. Ah. And we want to show na okay yung appearance din doon sa, of course, sponsorships, etc. Diba? Ngayon kasi hirap magpapansin ngayon. Hindi pwedeng magaling ka lang. Kailangan maangas ka din. Balik na naman ako kay Angas ng Pinas. Maangas, maangas ng Pinas. Oh, he's doing that to market himself. Yes. Pass dito sa Pael. 1, 2, 3, 4. Medyo short yung mga punches niya. Another short punches with the combinations. Ganda talaga technique. Technical, napaka-technical to. Technical with power. Itong si The Bull and Pael. Renuel. Ako feeling ko, Pao, dito magkaka-knockout tayo. Yeah, isang overhand dito. Isang diba? Overhand lang. Nararamdaman ko eh. Isang overhand. Yun na sana. Yun na sana. Kaya yan ni Pael. Baka si Pael pa maka-knockdown dyan, ha? Ayun ang problema. Eh, that's the beauty of boxing. Anything can happen. Yes. Tsaka mas experienced ito si Pael. He fought Escanel, nakalaban sa Japan. Oo, ang daming so, laban. Henyo. Ang mga world caliber fighters ang mga kinakalaban nito. Wait. And there you go. Napaka-friendly ni Benny. Lagi shake hands, ay. Lagi shake hands. Mabait na bata. Oh. Instant replay. Omega Advanced Spray. Renuel Pael Cañete. Tingnan natin kung ano nangyari dito. Pasok dito si Pael. Binalikan siya kagad ni Cañete. Medyo madudulas yung mga suntok. Walang mga solido. That's right. Partially black. That's it. That's all we can show. Round number 3 na tayo, guys. Ha? Ito na, hinapos-haplosan na siya. And again, salamat po sa QM Builders. Salamat sa City of Lapu-Lapu. At yung mga sponsors natin dito, yung ng IPI Company, Casino Eto Alcohol, Bioderm Omega, Blessed Be Efficacent Oil, Astax. Yung Omega ko, pag pinapadalan ako ng Omega, nanay ko lahat gumagamit yan. Sarap ginhawa, init. Sarap sa katawan. Lalo na pag nag-workout ka, kataftos. Minsan nga kahit ako gusto ko lang after wala kahit di ka nag-workout eh. Hmm? Parang gusto mo lang maramdaman yung parang lamig-lamig. Ah. Tulog lagi ako diyan pag umiiyak. Oo, sarap ng tulog mo diyan. All right, continue with the action. Ito nag-text pala sa akin si Mark Anthony Bariga, natatawa daw sila sa atin. Shout out Mark Anthony. I miss you, bro. So back to the action. Good stiff jab from Benny. Yun ang sinasabi ni Milan Melindo kanina, stick to the basics. Stick to the basics. Si Mark Anthony Bariga, alam yan. Ah, national team yun eh. National team eh. May laban ba siya nga? Ay, wala lang. Pa. Wala, wala pa. Ayan na. Good body shot from Benny. Kita mo yung haribas ng ano? ng right hand. Ayan good na. Uppercut from Benny, but partially blocked, but may impact pa din yun. I mean, yeah. You see the way he throw the punch, alam mo talagang... may kalalagyan ka pag natamakan ng solido eh. And he's being defensively responsible itong si Benny. There you go. That's the right thing to do. Nandito pa naman si Milan. After you attack, don't forget about the defense. Yes.
Pero pag counter puncher ka eh, malaking bagay, defense, attack, and sacrifice. Defense, attack, and sacrifice. Bago na naman ako natutuan. Good. Ito na. Ang nasa sacrifice dito si Pael. Left hand from Benny. And it started with the jab. Yun na nga yung sinasabi ni Milan kanina yeah. pa. To blind the spot. Blind That's spot, right. Kailangan mong tabunan yung mata ng kalaban. Tabunan, yes. The Japs is gonna be able to do that. And Benny Cañete doing that right now, huh? Yes. Dito yung hinahanap-hanap ni Milan kanina pa eh. Nasa-stress na si Milan kanina kasi walang nagja-jab, walang nagba-body shot. At least ito kay Benny, medyo relax na si Milan. Kala ko nga, huba din na ni Milan yung coach niya, pupunta na sa corner eh. If you want to be a world champion, you need to do that. Yeah. You need to stick with that. Then you need to train that. It's very important, jab, then a body shot. Because yun ang magpapunta sa'yo ng world championship. That's right. Wild. You know the Jandil Casemiro, our champion, is doing that the job, and he only used the pressure job. Parang itlog dahan taga pag si Benny. It's a low blow. Medyo na low blow si Benny doon. Medyo comedy pag yakap na. Yung pa. Hindi, medyo delayed reaction kasi. Sige yun eh. Napa-stretching siya dito. And of course, the referee will give Benny at least 5 minutes no, to recover. A maximum of 5 minutes if he needs it. At talagang napaload, napa-stretch siya dito. Tahimik. Hindi naman yata sinasadya. Hindi sinasadya, pero lakas. Part of the game, no? Part of the game. De, pero ano, question ko, di ba may protector? Does it, masakit pa rin ba? Masakit pa din yun. Kasi na, merong kasing pagkataon na madi-disalign yung, ano, yung protector. Ah. Kaya na-timing siguro. Oh, di ba? Naipit. Ayun. Ayun, yun. Masakit. Ouch! Oh. Huwag mo na nga ikuwento. Let's go back. Parang kinikwento pala, nasasaktan din ako eh. Ito na si Benny. Unloading his combination. Konting stretching lang ginawa niya. Back in the game. Na-align na ulit. Na-align na ulit. Attorney ah. Nire-remind mo ako kanina pag medyo I'm going a little off the board. Ngayon, ikaw naman. Hindi, kasi ito sa legitimate concern kanina, yung alignment. So, wala tayong sinasabing anything dito. Ah. Let's see if we can see the alignment here in the replay. Pasok dito, Benny. Alright, and again. Ano tayo? Round number 4. Kung main event na po ito guys sa mga nanonood po dyan, shout out kung taga saan po kayo, i-comment po kung taga saan kayo. At huwag niyo po kalimutan i-share ang ating broadcast. And of course, subscribe to Omega Boxing Gym Facebook page. Ako po si Pau Salud. Ako ay taga Pauka Sports at ito naman kasama ko si Attorney John Yambao. Yes, sir. PH Boxing Corner. Subscribe. Isa sa pinakamalupit, pinakamatapang at legal mga proseso dito. At of course, Milan. El Metodico. Melindo. Yeah, thank you so much, Sir Paukas. Salamat po. Co-main event. Battle of Mactan. Mga bigatin itong mga kasama ko, si Sir Juan Yambao. Yeah. Attorney. So now? Attorney. Attorney to. Kinukumbinsi, nag-iisanuming ako kay attorney. Sabi ko, parang paano ba maging lawyer? Pwede pa daw pala. Kasi total, lagi naman akong may... Good combination from Benny. Balik si Pael. Ganda ng focus ni Benny talaga. Yan ang maganda. Ganda ng counter shots ni Benny. Oh, kasi nakafocus eh. Ganda ng focus. Pag ganda ng focus, ganda ng reflex. Kita mo sa mata niya, no, champ? Pag ganda ng reflex, ganda ng reaction. Galing talaga. Words of wisdom. After nito, ano, hihimayin ko lahat ng sinabi mo. Re-replay ko. Ito ang Boxing 101, courtesy of Professor Milan Melindo. I mean, if... With attorney and, you know, Falcons. Total taga Cebu naman ito si Milan. Pag may mga nakikinig na promoters dyan, kuhanin nyo na si Milan. And Milan tuloy. Si Benny Cañete is starting to pick up the tempo and mas
mabibigat na yung ano, madidiin. Ang maganda kasi kay Betty, pag tumitira yung kalaban, umatras siya, hindi siya nagpapatama. That's right. Yun ang maganda. Kasi pag natatamaan kay, eh, nagkakapagod din yan eh. Correct. Nagkapagod, nasasaktan ka pa. Oo, oh, nasasaktan ka. Again, there's another low blow. Buti, mukhang less serious to ngayon. So, tuloy ang bakbakan. I think isang overrun lang. That's a good observation kasi nung nagkombinasyon tong si Pael, ang baba nung kamay niya. Yes, because it's orthodox and southpaw. It's pabor sa overrun kasi. Oo, pasok na pasok. Perfect. Oh. Setting the jab, go to the body shot, and then go to the overhand. Ang galing. Kailangan mo lang ligawin yung ano eh, yung kalaban ba? Oo. Right, again, the focus. Parang decoy. Yeah, decoy pa lang decoy yung right hand. And now the crowd goes wild. Benny going for the kill right here. He's cornering Pael. And the discipline of Benny to go back to the body. Yes, that was a astonishing big right hand right there. Na-fake yung kalaban niya. That's right. Yun ang pinag-usapan nating decoy. Pinatamaan yung katawan. Nag-open yung kalaban sa taas. And Benny unloading now. Susubukan niyang tapusin in less than 10 seconds itong laban na ito. Tingnan natin kung bibito siya ng overhand like what Milan suggested. Overhand. Tapos na eh. Sayang. Jab straight muna siya sa katawan. Maganyang kalaban kasi pag defensive. Kailangan mo lang hit. So, makakatulong dyan yung mga fake. Oh, yes. Tignan natin yung replay kung mapakita dito yung tama na solid. Bang! Kita mo yung legs. Nag-jolt. Body. Boom! Yan ang sinasabi na short and sweet yung hook. And kita mo yung mata ni Benny. I hit you and I will follow through. Grabe, no? Locked in. Yan ang tawag doon. Parang papatay ng anaconda. Anaconda talaga. Galing ng batang to. And fresh na fresh pa siya, champ. Yeah, malayong mararating ito. Pero again guys, itong Redwell Pael, he's been through a lot of tough fights. So we should never count him out. Of course. Buddy? Matibay yung kalaban kasi natamaan ng solid punch. Hindi pa na... Hindi nga tumumbay. Oo, hindi na tumumbay. Yeah. And he was able to recover well. But Benny is not done though. Benny becoming the bull. Uy, nakatama din si Renuel. And they try to exchange right now. Magaling din yung Pael. Kasi kung hindi magaling yung Pael, hindi magaling yung si Canete. Diba? From the words of Milan. Pasok si Pael sa katawan. But medyo predictable kasi yung attacks ni Pael. That's why si Benny inaabangan niya and he can block it from afar. Yeah, nagiging predictable kasi gumagamit ng jab si Benny. So yun yung benepisyo nun. Yes. And there you go with the jab, the tapping jab. That is that they call the measure jab. Measure tap. Yeah, galing. Good left hand. Without the jab, that right hand wouldn't have landed kasi nasukat eh. Nasukat ngayong distansya. Another learnings. Yan ang ginagawa ni General Casimiro. Oo, oh, yung kanan, yung ano, yeah, diba? Yeah, it's a measure jab. Gumaganon yan eh. Oo. Oh. Benny, the measure jab again. The right hand. And then hook boom, and the right. Kita mo? Mabilis eh, ang kasay. And expect Benny to go back to the body. At saka pinapatama niya talaga yung jab. Like, tingnan mo, pinapatama niya. Measure jab, then point jab. Solid jab. Iba-iba yung jab. Yeah, Pael needs to be able to anticipate that kasi medyo na, ano siya, napupuro siya ng maraming puntusan dito. Mahirap kasi uli yun, Sir Pao, kasi paiba-iba yung momentum ng jab. Tapos sa tingin mo ba, mas dapat mauna si Pael? Kasi naunahan siya lagi sa ni Benny eh, sa pag-initiate ng attacks. Hindi, magaling din mag-counter to si Benny. So, ano, saan napupunta si Pael dito? Anong, what's the right approach, Pael? Mag-intay o mauna? Kailangan na yung jab din. Ah, iba talaga ginagawa ng jab.
Hinihintay ko na lang nasabihin mo body shot. Wala pa. Mahirap dyan yung body shot kasi si Benny, mahirap may body shot yan kasi umaatras. There you go again. Another one. And there you go. That's a heavy body shot courtesy of Benny. Pound for pound. He's pounding it in. And shush. You know it's blocked in a way, pero kita mo yung impact eh. Kita mo yung itsura ni Benny. Solid na solid. Solid pa rin eh. Kahit mahirap may body punch yan, oh. Umaatras. Yan ang, yeah. Yun ang maganda sa footwork. You don't box with your hands. You box with your feet. There you have it. Dapat sinusulat ko ito lahat eh. I mean, I'm gonna really review this. Pati meron ko pa sinabi yung sacrifice. Ano ngayon? Yeah. Defense, attack, and sacrifice. Defense, attack, and sacrifice. Kasi hindi ka rin makakaland ng knockout punch mo kung hindi ka in a position, yes, na medyo risky ng konti. Yes. Yan ang ginagawa talaga niya. Yeah, the one who made that thing is may isa din. Juan Manuel Marquez. Mga counter puncher. Jerry Peñalosa. Mga mahirap talunin talaga yung mga counter puncher eh. Kasi they are thinking fighters. Yes. Technical eh. They are technical. Skills pays the bills. Now I'm gonna be able to. You don't box with your hand. You box with your feet. Ay! Yung gamit ko yan. Basta pag ginamit mo, credit mo kay Milan Melindo, ha? Marami tayo natutuluan, tsaka yung jabs. Hindi lang kasi kamay yung ginagamit mo dyan, kailangan mo yung paa. And here we go, to continue the action. Both fighters still look fresh. Galing talaga ni Benny. Magaling din yung kalaban. Kailangan balansin natin. Magaling din yung kalaban. Magaling talaga. Matibay din kasi nakakatama na ng ilan eh. Matibay eh. And he's attacking also. He can absorb the punches of Benny. Dami nga ng tama. Ayun. Nakangiti pa. And hindi biro yung binabato ni Benny. Ha? Oh, ang lalakas, solid punch yun. And it's a good experience. Ito maganda experience. Good. Uppercut from Benny. Ang galing umuurong. Nakapansin ko na tuloy. Na umuurong. You know, yung mga ganun mga bagay, talagang yung mga boksingero lang nakagaya ni Milan na nakakita. Benny combination. Many Benny. And the body shot. Ang maganda kay Benny kasi nagbabody shot siya tapos head. Hindi lang siya one direction. Daming direction ang suntok niya. So mahirap yun i-anticipate. Oo. Oh. Oh, very awkward din kasi yung mga pinanggagalingan. You know. I mean, 45 degrees yung uppercut. But Pael, nakabalik sa Pael dito. Alam nyo ba na mahirap kalabanin yung south, mga south po? Yeah, I heard. Kasi konti lang sila eh. Mahirap kalabanin ng mga south po. Sa Mexico nga, ayaw nila ng mga south po eh. Pati sa Japan, di ba? South po kasi, the stance of south po is the destroyer. Kaya nga si Champa ni Pacquiao, di ba? Oh. Very successful. Kaya south po yung ano ko eh, stance ko. But the orthodox naman is very tactical. Technical yung ano, stance. Ganun pala yun. Kasi nakaharap na, di ba? Para nakikita lagi mga suntok mo. 44 seconds. Pael and Benny Cañete sa Combate 14. Ito po ang ating co-main event. And next, of course, yung main event natin, Araneta the Bomb. And ito pong si Jack the Whip. From Thailand. Majung Goen. And kung sino manalo dito, we'll go back to the winning column para po silang galing sa talo. Uy, ayan na naman. Yan ang kadalasan ng mangyayari kapag south port orthodox. I'm so scared whenever Benny is moving like that. Yung alam mo yung right, yung kaliwa, parating na. End of the round. Shoutout po sa lahat ng nanonood ngayon. Look at the crowd and look at the replay first.
Shoutout nga pala dyan sa mga nanonood sa Prime Fight Gym. Yan, oo. Oh. Siyempre, mga supporters yan ng boxing. Pagbalik ko dyan, mag-meets din ako dyan sa Prime Fight. Kasi panata ko yan eh. Pag pumunta ako sa mga gym, oh, meets ako. Training. Shoutout pala kay Ramon. Lalong-lalo na pag makatiming ka sa akin. Turuan kita ng mga... Oo. Oh. Mga pinagbabawal ng technique. Ay, hindi, yung mga proper basic. Proper basic technique. Yung mga basic lang. Tsaka na yung mga advanced. Yeah, yeah, advanced. Hindi, yung pang philosophy niya, that's what I need to also. Kasi hindi lang sa boxing, pati sa buhay. That's right. Apply yung mga ganun eh. Defense, attack, and sacrifice. Diba? Here we go, Benny Cañete again. Round number 7. And this is scheduled for 10 rounds. Ito po ay ulit nagaganap sa Hoops Dome. Combative 14, so happy to be here. Salamat po ulit sa mga nag-imbita sa amin, ni Attorney at saka ni Milan. Of course, shoutout kay Sir Pio, Paolo Castillo. Doc J, kay Ralph Matthew, napakasipag. That's right. Behind the scenes, doing a lot of work. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, no? Wala na naman tulog yun. Shoutout sa kanya. Sa lahat po ng taga Omega, salamat po sa inyo lahat. We appreciate the opportunity that you have given us. Curious na curious sa circle sa defense attack and sacrifice. You know, it's not done. I'm gonna talk to you about that later. Yeah, kasi yung defensa kasi, yun ang nagpapaano sa'yo ng confident. Pag matibay yung defensa mo, nagiging confident ka na umatake. At sa pag umatake, pag hindi mo makuha sa atake at defensa, then mag-sacrifice ka na. So you don't pumapasok yung counterpunching. Kasi minsan pa nagka-counterpunch ka, necessarily kailangan mo mag-block or saluhin mo ng konti with your gloves. Kailangan mong mag-bait. Kailangan may sacrifice din. Parang fishing lang din yun. Bait to wait. You know, that's exactly the same philosophy din na sinasabi ko. If you wanna be greater, you have to risk higher. If you wanna, kailangan mag-risk. Good uppercut from Benny. Yes. Depende mo ng risk. Risk higher, higher reward. Yeah, there you go. And Pael so far. Good uppercut. Shoot. The body shots. Ang lakas ng ano. Hindi, nagbabago yung condition ni Jim Benick. Di ba? Kitang-kita naman. Benny the Bull talaga eh. Benny the Bull. And Pael absorbing that very well too, no? May konting flinching but still he's standing up and returning back. Yun good lang. Stiff jab. Followed up with the left hand courtesy of Benny. You know, I mean, Pael is in this fight for sure but pag sumusuntok, pag naglaland, kita mo mas maganda yung tunog na suntok ni Benny kasi, yes, no? Kasi tumatama yung suntok ni Pael dun sa mga siko and sa gloves most of the time. So for the people that are watching, so hindi mo kasi, hindi nila kasi minsan narinig natin dito sa ano eh. So yan po yung ilan, iba na mga basihan din kung gano'n pa kalalakas yung mga suntok. O yun, gaya nun. Good left hand from Benny. Pero kumi, ang tibay talaga ni Pael. Kanina pa yan. Solid ang mga suntok na Benny, pero kaya. Kaya. Tinanggap lang niya. Oh, nakasmile pa. Kita mo naman. Sobrang ganda ng conditioning ni Pael. Oo. Oh. Matibay talaga. It's a good experience for Benny. Yep. Tama lang. Actually, I just wanted to say this as we look at the replay. Ayun na, bumaba to si Pael. Medyo nadaplisan niya yung ulo ni Benny. Tinanggap niya yung suntok. Walang nangyari. Di ba? I wanna say this, no? Of course, ang dami kong mga boxing event na napuntahan. And most of the time, of course, yung mga dayo, talo. Minsan, ang bibilis ng laban. So I just wanna say, I really appreciate those boxers na dumadayo na they really fight until the very end na talagang gusto nilang manalo. Yes. So shout out and, you know, God bless all the boxers that really fights to win. Yeah. Continue the action, round number 8, scheduled for 10 rounds, Combati 14. Attorney John Yambao. Yes, sir. And Milan Melindo. Got this short
Ganda ng matchmaking. Very competitive. Yes. Wala pa tayong nakikita one-sided fight so far. Okay. Beautiful jab to the body by Ben. Pag Pinoy talaga, talagang alam natin ang ating TV talaga mga Pinoy. Oh, mas nakakatakot kalabanin yung Pinoy. Yes, totoo yan. Pag nandun ka na sa top level, mas nakakatakot yung kalaban yung Pinoy. Benny Cañete. Dahan-dahan siya, nag-jab. Sumusukat na naman. Yan ang acting natututunan. Measure punch. Another measure punch. Ay, bye bye yun. Measure punch. Points jab, measure jab, solid jab. Ayan, nalilito lang yung kalaban. Kailan siya atake? Dahil palang jab-jab yan. Oh. And also, if you're defending that jab, di mo alam kung kaya mo siyang ipari, ibablock mo ba siya, or kailangan mo siyang ilagan. Yeah, kasi baka solid jab yung ipari. Kasi ipari mo. So far, at aking nakikita, medyo Benny Cañete is becoming more comfortable and medyo nagkukumpiyansa sa pasok na siya. Nakakaramdam siya na kaya niya eh. Papasok yun. Dire-diretso lang. Pero ang maganda sa kanila, kanina pa sila nagbubugan, hindi napapagod ang dalawa. Parang ang first round pa lang eh. Ang energy nila. Solid. Ang ganda ng preparation. Yan ang gusto natin makita. Sulit na sulit yung mga bayad ng mga nanood dito. Kita mo yung mga suntok? Parang binabato ka ng bato? Binabato ng bato talaga eh. Pero nakatayo pa silang dalawa. And same intensity as it was kaninang first and second round. Again, I will not expect a knockdown because if we keep looking for a knockdown or a knockout, it's just not gonna come. We are looking for a good fight. We are looking for a good fight. There you go. Good fight, good experience. Ayan yun, ganda ng laban. Yes. Really talagang nasusubukan din itong si Benny with his power na he needs to box. Yeah, only the real boxing fans understand that fight. And then the fighters. Magandang laban. Yung iba, give it away news lang. Marami yan. Pero na-appreciate ko pa rin yung Keyboard Warriors, Bastards Nation followers. It's all part of the game. I don't appreciate Keyboard Warriors, but I appreciate the pictures and the critics. I appreciate them because sila yung nagbibigay ng ano. Kapag may mga bashers ako, pwede ko ako. Ang ginagawa ko, the girl's psychology. Yan. Gusto nila na maging mas magaling. Tama. Man naman yung business at. Buti ito at tala, idol kita na dito si Mina sa mga kanyang. Mahirap ay fight tayo sa mga below us because we put ourselves down. Anyway, ito. Itong dalawa na to. Ano tayo? Round number 9 ba to? Yata. Ako nagko-comment lang ako, nagpapaliwanag. Pag hindi sila nakikinig, it's okay. Round number 9 na nga, and this is scheduled for 10 rounds, co-main event fight. Enjoying each and every punches of the actions here at Combative Personal. And Benny, ganda na combination. Gets back to work. Ganda nga. Ow! Parang nagtuturo ng boxing. Good uppercut from Benny. Uy, yun, tinulak lang na. Medyo prostate. Yun lang yun. Yung the lot of the rest of ginawa ni Benny, parang nagtuturo sa nila. Pero yung last part. Na-carry the way yata eh. Ganda. Ganda talaga ng backstep eh. Di mga katama yung kalaman. Tsaka ano, ang na-appreciate ko ngayon si Benny yung ano niya, yung step back at saka yung the focus. Kita mo yung jab? Power jab. Iba-iba yung jab eh. Momentum ng jab, kaya hindi na. Hindi mo alam kung ano bang expect mo. Yun o, dalawa. Tama na yun. Isang measure, isang solid. Lagi ko sinasabi yan sa kanila, mga 2020. Ooh, balik.
Ito ng counter lifts. Matibay talaga. Matibay. I mean, no question. Yes. This guy has absorbed a lot of yung straight hand na yun. Galing si Pael. Matibay siya. Matibay. Parang sumalubong talaga ng bull. And he's still also on the offensive once in a while, di ba? Yes. Hindi lang siya puro depensa. Yeah, that's why you say, and I mean, Poed is still very much in this fight. Because he's still attacking, still doing, you know, offense, defense. He wants to win. No doubt about that. Good left hand from Benny. Short left hand. Sinalubong siya ng left. Tinatawag ng mga trainer na, hulog mo lang. Ganda ng ikot bigla. Sa kanan na lang bigla. Learn to appreciate the skills. Ganda talaga sa ano yung footwork niya. Hindi yan tumatalon, ha? Good right hand, Rafael. Nakatama. It's all about timing. Nagalit tuloy si Benny. But Benny returns the favor. Binaligan niya agad. And they are exchanging. This is a technical showcase. Timingan din eh, oh. Bam! Boom, boom! Nasa na yung pow. 10 seconds. Boom, pow! Uy, yung natigas. Sayang. Pero some referees would call that a knockdown dahil may sinuntok na tumama. Pero nakita naman nung nawala. Hindi siya significant. Yes. Okay. Magandang gabi po ulit. This is the instant replay. We see the artwork of the boxers. Benny Cañete, jab straight. Pael doing the same thing. As we go to round number 10 of this fight. I have not been asking you guys, but let me ask you right now. Round number 10, who do you think? General, as the whole, sino ang medyo sa tingin niyo naman? Definitely, he's throwing more punches, landing more, and even the more significant and power punches, yun ang advantage niya. Yeah, pero ang gusto ko makita kay Benny sa laban ni Benny is yung kalaban niya isa brawler type. Tignan natin kung yung laging umabante yung kalaban niya. Hindi non-stop Parang mas pasok yung ano niya doon, yung style niya doon. And so this one, on this round, anong kailangan gawin ni Pael para manalo siya? Pasokin na agad to. Lucky punch lang yun. Lucky punch na naman. Lucky punch lang yun. Pero meron ba sa tingin mong ano, power kaya pa ni ano, Pael na makapagpabaksak dito kay Benny? Pag ganito? Overhand sana, kaso nga lang, hindi, walang overhand si ano, si Pael. Pael. Oh, puro straight nga eh. Kita mo walang overhand. Naka ano kasi yung ano, yung defense ni Benny. Kitang-kita mo naman. Tignan mo yung defense ni Benny. Tignan mo. Yung temple mo target ng overhand mo. Mm-hmm. Kasi pag ilang ni Benny, laging atras lang yan. Dapat yung overhand na parang fly away ba. There you so, go. So, the target is a temple. Tignan mo yung ilang ni Benny. One step backward. So, yeah. Matatamaan niya ng temple. Kaso nga lang, hindi na-practice ni Pael yung ano, ganong punches. So, nagagawa ni Benny ng ganong mga estilo. Kasi kung hindi mo na siya na-practice yung training, mahirap pag dito ba lang siya itatry. Oo, kasi magka-cause yan ng injury. Correct. Instant injury. Galing talaga ng mga kasama ko dito. Anyway, ito na. Medyo a moment of brawl between the two exchanges. And this is the, ano na ba ito? Ninth? Tenth, the final round. That's the last. This is the last chance of each of the boxers to show that they are the winner. Galing ni Benny. Galing ni Benny. Pasok si Pael dito. Pael. Punch! There you go! Mukhang nadinig ako ni Pael. Eh. Yun! Naka-uppercut pa! Signs of life from Pael. And Pael. Eto na si Pael. Titingnan niya kung maka... Nadinig ako ni Pael. Kung pwede siya maging matador kay The Bull. He has 1 minute to do that. Kasi itong dalawang
kasama dito. Yan kasi gusto ko makita kay, ano, kay Benny sa laban kasi magaling siya sa ano, siya yung umaatake. So ito medyo dapat mas aggressive si Pael. Tingnan natin kung ano. Pabaligtad, no? Yung uncomfortable si kasi pag ganun eh. Uy, balik, bumalik na naman. And Pael trying his best. In the last moment of this fight, 30 seconds. Half a minute left in this fight. Is there a blood in the face of the eye of Benny? Yes. Parang meron eh, no? But the... Yun ang gusto ko makita. At yung magbabakoy si Benny, yung papasok yung kalaban. Mm-hmm. Kasi gusto ko makita yung lateral movements ni Benny kasi patras lang yung ginagawa niya. Gusto ko makita para mas ma-improve. And then the next fight, para mas maanta kompleto talaga siya. That is a nasty cut dito sa left eyebrow ni Benny. At patapos na yung laban sa kapa ng kaganyan. Actually, buti na lang patapos na because it could have factored in dun sa laban. Yeah, pero napakasayang. Malapit na sana. Yeah, malapit na sana. Yun nga, lasot ka na eh. Malinis na sana yung mukha mo eh. Oh. And this kind of injury, no? Kumari may schedule ka. Di mo alam kung mga ilang months ba ito pag mga ganyan injury? Depende po yan sa cut. Sa lalim. Sa lalim. Kasi mag 1 week lang yan mag-heal. Okay. Pero hindi mo naman pwede ilaban eh. Oh, 1 month. I think 3 months. 3 months. 3 months talaga yan eh. Depende sa laki. Nakikita ng butas si Pael. May nakita sa sugat. At Pael and now is gonna take advantage. And Benny acknowledging the brawl. And palitan sila dito. Sige! Ganda, ganda. Sige! Sige, sige! Bang, bang, bang! Bang. Boom, boom, bang! What a fight! Kailan! Pwede magamitan anytime yung boom, boom, bang. Exciting. Bandang huli. Binigyan tayo ng napakagandang bakbakan. Let's look at the replay. As Benny Cañete and Renuel Pael give us the last hurrah. You know, uppercut na, nakapasok pa dun si Pael. Benny may tapak din. He's willing to oblige kahit na lamado siya. Sige, gusto mo ng ano, ha, palitan tayo. Ha? Di siya takot matsambahan. Yes. Shoutout po sa lahat ng nanonood. Oh, nanonood yung mga kaibigan natin, si Jesse Chris Rosales. Salamat. Please comment your shoutouts. Nandito rin pala yung mga ARQ boxer. Nakita ko dito si Ramil Macado. Si Rodel Wenceslao. May laban yan. Si Wenceslao, I think WBF. Championship yata yung laban yan sa Africa. Ang maganda dito, nandito yung mga world champions, mga Batikan na world champions, Filipino all-star world champions. All-star cast talaga. Kaya mga all-stars, kumbaga, all-stars. Parang yung commentary, all-star oh. Alright. So nagpapabati lang si Captain Jack Tepora. Oy, Captain Jack Tepora! Nasaan na si Jack? I think nasa Jack. Naglalayag pa. Si Captain Jack. Captain Jack talaga oh. Tsaka si Mikmik Antaran. Mikmik Antaran. Napaka-tibay din yan na boxer. Oo. Ayan ang mga tumatapos, yung mga Antaran. Yeah. Speaking of Antaran, may laban sa Masbate. Si Ramil yata yung may laban. Kalaban niya. Si Kenneth Lovell. Correct. Yan. Kaya ka nabari na rin natin. Yan. Yeah. And congrats nga pala. Congratulations nga pala sa event, sa Elordi Awards night. Oo nga, daming sa mga nanalo. Lumalaban sa ano, noon sa Elordi's boxing event. Yun, pinakita si Bad Boy. Diba? Lahat, oo. Dami na doon din mga to eh. First time ko in 3 years di nakapunta. Yes. Kasi ang nandito ako eh. Nandun si People's Champ, Manny Pacquiao. Nandun si General Champ Junel Casimiro at saka si Champ Denari. And, at halos lahat ng boxer nandun. Ito na ang decision. Tony Pesos and Nick Badal scorescore 98 to 92. Ahmed Pacho scorescore 97 to 93. All three are in favor to the winner.